Martin's brothers, mothers, sons, and people.
Smarter Operating Procedure. Ito yung pagkilos namin na maging bahagi ng ating buhay sa daigdig na ito. Palagi tayong lumaki kay Jesus. Sabon sa iyong mga pagbibigay sa atin ng tunay na pag-iawa. Ito yung hapon pa namin sa namin huli tutupan at pag-ibali ang pagbalik namin kay Jesus. Sabagat hindi naman ang masama na tayo umapit sa kapwa natin tao. Pero yun ang ay nakakalimutan ng daigdig na ito. Yung paglapit natin kay Jesus. Sabagat nagkaroonan tayo ng maraming kalalahan natin sa daigdig na ito. Sa dumami, ito ay isang uri na pagsapa sa ibang Diyos. Form of idolatry. Kasi kami, hindi na tayo malalim sa Diyos eh. Iba na yung nilalapitan natin. Hindi na ako masama ko ng mga tao, lumapit tayo sa iba. Kasi kailangan natin ang turo ng aking kapwa. Pero hindi siya, hindi dapat natin nakakalimutan ang Diyos. Kaya ngayon, patuloy pa rin natin ang araw na buhay sa ating pag-inilan sa harapan ng panahon sa kapatid ko sa atin. Ito nawa sabihin naman sa iba, hindi naman natin ginagawa. Kaya mahalaga po yung pagkilos natin ang pag-aaral ng Webes, lalo-lalo po sa pagdating sa Panginoon sa Panginoon sa Akal. At sa liwan sa Sabado ay pagdiriwang natin ikalawang ako dito. Pero yun po naman matutunan natin lumapit tayo kay Jesus. At sa pagyaya sa pagkakal, marami na tayo binigyan ng hindi nung nakalipas na tutupon sa pagkakal nito na huwag natin kalimutan ang patuloy natin paglapit kay Jesus. Pero bahagi pa rin po ng ating patuloy na pag-inilay na nakalimutan yung tawagan po natin ay yung stability. Pag sinabi natin stability, kasama na rin dito yung tinatawag natin pagiging regular. Kasi pwede tayo lumapit kay Jesus na dumapakapag-ibig na lang for a special occasion. For special events. Hindi ho yun yung amal na huwag natin kalimutan na ipinamamanak sa atin ang bongo kapa. Kasi yung pagdating natin kay Jesus, hindi yung maging standard
Kung hindi man pag-aral ko sa ito, dito sa ating tibusyon, ay pag-aral ng Huwebes, dalang-dalang sa Panginoon kung sa Panginoon oras, na makapaglaan tayo ng panahon na ito, hindi lang din natin yung araw para sa pagdarasal natin sa mga kasakit, asa mga nag-aalaga sa mga kasakit. Ito yung dagdag ng paglaan natin kay Jesus. At talagang maliwanag na lumalapit tayo kay Jesus. At yun po yung matutunan natin kasi bagaman po nakita natin na ang Diyos ay nagsimula lumapit sa atin kasi ang Diyos ay naging tao. Pero huwag natin kalimutan na sa kanyang pagiging tao inilamit na niya yung kanyang sarili sa atin. Pero hindi may pwede tayo na lang nakaupo o nakatayo sa isang lugar kinakailangan natin lumakad kaya nga tao ay walk the talk ilakad ko at yung paglakad na sila paglakad papunta kay Jesus. Paglakad papunta kay Jesus. At yung patuloy nating pagdaya natin sa luma kapag mga tao ang hukum niya na kung maalala yung doktor na sa homilya ng pagpunto na kung di po ko nagkakamali ay dalawang minuto na nakalilipas yung pangalawang minuto. Eh, pagkatapos na magbigyan kayo ng payo, sabi ko ay, kung na kayo ng Jesus, dapat na sa kagat ko sa atas. Kasi hindi na maliwanag, tumakit kayo sa akin. Sabi ni Jesus, tumakit kayo sa akin. Tumakit kayo sa akin. Kayo ibigyan ko na kapahisahan. Ibigyan ko ng kapahisahan. Kaya ka rin po, huwag natin kalimutan kung talagang lumalabi tayo kay Jesus, dapat tinuturuan tayo na maharap yung tinatawag na ito ng kapahisahan. Hindi ko sasabihin ang kapahisahan. Kami naman ang nagsisipa pangarap ng mundo. Kami naman ay nagbidibusyon sa aming Panginoon sa Kunis sa Kramento sa Alta. Kapag unang biyernes ng buwan, kapag every Thursday, so kung dapat sa kami Panginoon, dapat pinapagahan tayo. Pinapagahan tayo. Pinaaalwahan tayo. Inaalis niya yung bigat na nakapatok sa ating mga balikat. Kung hindi man siya ay umalis sa inyong sabihin, ay tayo na nandiyan yung bigat, yung dinadala natin. Binibigyan tayo ng lakas ito ay madala natin. Kumisan, mali yung interpretation na hindi ka nabibigyan ng problema. Hindi, ang problema pa pa rin. Ang binibigyan na kasi yung lakas na harapin mo yung problema mo. Kasi kumisan, kung may mga tao na disillusion, mga tao na iirita, problema na naman ito.
Sabi niya kayo, huwag dalawang lumala kami kayo kay Jesus. No? Yung authentic, yung tunay, yun yung tinatawag na third yung na ginagamit. Authentic, hindi lang kunyari. Kasi nga, pwede yung mga rin lumalang ka kay Jesus. Pero hindi authentic. Hindi tunay. Anong kabalitan? Nagpapalitan kayo. Yun nga yung sinasabi. Maliging para sa iyo at mga iskriba. Kung talagang authentic yung pagdating ka ng Jesus, ay ano ka pa? Kasi yung sabi niya, hindi na mo naman ang sabi ko. Sabi ko siya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dapat binibigyan tayo ng kagaanan sa ating buhay. Na madala natin ang anumang uri na suliranin sa daigdig na ito. Na makita po natin. Kasi yun yung nais na ibigay ng lakas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Pag-alitin yung sabi ni Jesus. Hindi niya naalisin kung anong problema. Kasi hindi nang binangako ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Maniwala ko ito. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagkadahin ko ang iyong mapakot. Kaya po, siguro po, isa po sa mga simbolo natin bilang mga yung pamato kayo. Always, we always remind you, ito pong istola. Ito istola. Ito yung pamato ko eh. Kaya kapag may aking parang bahay, ang dala-dala niya yung istola, it is a pamato. This is a, the symbol of also of the cross. Kaya, bakit dala-dala? Gawa ng pananampalataya. At yun ang makita rin natin, pinagagalan natin. Pinagagalan ng ating pagdalag ng pamatok niya ng buhay natin sa daigdig na ito. Kasi yun ang tunay na pagsunod sa panapagod ng buhay ng kapag. Hindi lang siya tulad, lumapit tayo kayo sa hindi. Hindi ko rin yung sa aming umayos. Yung tunay na paglapit sa kanya, authentic. Tulad na rin bawa ko sa atin, sa ating pangalaman sa isang oras na mag-inibay sa Bagong Sakramento sa Apa. So, nakakapagod ko yun. Nakakapagod ko yun. Pati nakakapagod ko yun. Ako kulang. Yes, nakakapagod yun. Nakakapagod yun ang komisyon ay nasa isang oras na matahimikan. Mas komisyon matahimikan. O isang oras ng pagninilay sa harapan naman ng sakramento sa altar. Pero kung talagang authentic yung inyong paglapit sa pagninilay sa banal sakramento sa altar, maanap pa rin yung pagkatapos ng isang oras yun. Inspirado ako. Parang inspirado ako. Kasi bari, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Eh, bakit kung ano ba ay pagkatapos sa isang oras ay hindi ako nagana. May problem kayo. Bakit? Maaaring hindi authentic yung pagdating bakit? Hindi ka binigyan ng kaginawaan. No? Hindi ka binigyan ng kasiyahan. Hindi ka binigyan lakas. Isang oras ka na makinig ng Diyos. Bakit hindi
naglalakas ng Diyos. Kasi nga, sabi nga, hindi authentic. Katulad na limbawa na ano, anong pwede mangyayari ka? Baka maharap mo ang Diyos, wala kang inisip kung dito, naiiwan mong trabaho sa bahay. O di kaya ay wala na akong problema yun. Ang iniisip mo ay iniaral mo yung trabaho mo sa bahay. Pero if you, kapag ang iniisip mo ay wala sa harapan mo ang Diyos, bagamat na andun siya, ay yun ang tinatawag natin na kahit tinitingnan ka naman, wala kang nakikita. Wala kang nakapanaw. Yan ang doon ando sa harapan mo eh. Ba't hindi ka pinalalakas? Kasi nga, baka hindi ang Diyos na nakita mo. Baka nakita mo yun eh, yun ay wala ng trabaho. Pagkapag umalis ko to, so, iniwanan mo ang trabaho. Pero because of that, you will not encounter Christ. Hindi mo nakatampo si Kristo. Kasi paliwanag ko yun sa mga nakatampo kay Kristo, bibigyan ka ng kapitawa. Pagkaalin yung mga dinadalaw mo. Kaya nga, sabi natin na ito yung isang maliwanag na authentic yung encounter at yung pagkatampo mo kay Kristo. Kasi pag-uwan ang sinabi niyo yun, kapag lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagkaalin ko ang inyong mga pangako nang ipadadala ko sa inyo. Kaya, bahagi ko, bahagi ko ng mga sarili na yun ang pangkakanan. Kaya, simple, no? Alam nyo, pagkakaan ko, palagi ko binibigyan ng pagtugon. Kasi, kung isa hindi namin nakita yung biyaya na pagkakaanap sa banal sa kanay ko sa alam mo para sa pagkakaanap natin sa mga kisamit. Asa mga nag-aalaman sa mga kisamit. Nani ang isang pamamaraan na ninais natin na ito yung pamamaraan natin na rin na maging maliwanag na makatugon tayo. We walk the talk. Kasi sabi niya, sumapit kayo sa akin. Sabi mo, kahapon sa ako. E paano yun? Nagkasalang pala, magsisimba naman kayo pag-aaral ng linggo. Okay yun. Pero obligation yun. Obligation yun. Pwede namin isa ako lang. Pero ito, iba ito. Hindi lang basta obligation ito. Ito'y maliwanag na hindi lang mo na ako lalapit kay Jesus. Gawa ka. May obligasyon ako. Lalapit ako kay Jesus. Bakit? Kasi, nabibigyan ka lang. Gusto ko mapakalaan na aming dinadala. Alam niyo kung isa makita natin. Yung mga kapatid natin ng mga senior, citizen. Every time na pupunta ako sa mga mall, palaging lumahanap ako sa mga bingkuha. Sa mga bingkuha. Kalimitan ko kasi na ako yung mga senior citizen. At nakikita ko nito na hindi pa rin ay kung lawakin yung mga parokyano na palagi na silang nakakulong. Palagi na silang nakakulong. Kasi bakit? Sa pagkakala nila na, dito ako mga re-relax. Kaya lang kung isa, hindi sila na re-relax. Kasi bakit? Palagi na nakakulong.
isip, talo ako. Hindi na kaya may tapos. Ay ito, sigurado ito. No? May relaxation ito. Kasi ang sabi ng Jesus eh, no? Lumapit kayo sa akin na kapagalap na pipilagal. Hindi ko sinasabi na, huwag na kayo punta doon sa pintuan. Hindi na, pero yun ko lang sabihin na yun. Baka mamaya, ay nakikin na kakalungutan natin yung tunay na pagbibigay sa atin ng kapinawahan na walang iba kundi ang ating pagkatalpo kay Jesus sa balang sa sakramento sa altar. Kaya, na bahagi ko nito sa Biblia ay magkakaroon ng dinig pa na pero sa ating mga kayo ay ito yung isang pagkakaroon na inu-open ko sa inyo. Then it's still up to you kasi kayo rin naman ang kapatuloy niya. Pero kapag mapatuloy yan, ay isa din niya rin na because you believe na pinalalakas kayo na Jesus. Yung ibang medyo natin ngayon, ang praktika na makikita natin pangyari ng Diyos. Dito, isa ito, isa. Hindi lang ito. Maraming pa pwede natin makita kung saan tumalangan tayo kay Jesus at nabibigyan tayo ng kapahingahan. Pero nakakakita natin na ito, ito, ito. Sa pamagitan ng aming pagkatalo sa Diyos, at ito yung nais natin, yung pinangahayos natin natin. Yung pagdating na rito, isang pagdating na sa Diyo natin, authentic. At kapag authentic, sigurado ako. Halit, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan at pagkatalo. Ang pamako na ipasadala sa ito ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng patuloy natin pagpaparaan sa Diyos sa pamamagitan ng litania kasama ni San Martin de Porres. Holy Mother of God, pray for us.
Thank you.